ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpasok ni Jesus sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari, mga guro ng batas at mga matatanda ng mga Hudyo at nagtanong, "Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagtalaga sa iyo?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong, at kung may sagot kayo, sasagutin ko kayo kung sino ang nagtalaga sa akin para sa mga ito. Saan galing ang pagbibinyag ni Juan, sa Diyos ba o sa tao?" Nag-isip-isip sila. "Kung isasagot natin galing sa Diyos, sasabihin niya, ba't hindi kayo naniniwala sa Kanya? At kung sasabihin naman natin galing lamang sa tao ang pagbibinyag ni Juan, dapat tayong matakot sa bayan sapagkat akala nila'y tunay na propeta si Juan." Kaya sinabi nila kay Jesus, "Hindi namin alam." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagtalaga sa akin na gumawa ng mga ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino nagtalaga sa akin na gumawa ng mga ito." May mga nagtatanong para talaga matuto o magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nila nauunawaan. Meron din namang nagtatanong pero hindi naman talaga para malaman ang katotohanan, kundi para mang insulto lamang o pabulaanan ang katotohanan. Katulad ng mga nagtatanong kay Jesus ngayon, "Ano ang karapatan mong gawin ang mga ito? Sino ang nagtalaga sa iyo?" Hindi sila sinasagot ni Jesus dahil una sa lahat, hindi naman sila naniniwala kay Jesus at sa kanyang mga gawa. Kaya hindi rin nila malalaman na nasa kanya ang Ama at siya'y nasa Ama. Sa madaling salita, walang silbi ang kahit anong sagot at paliwanag sa kanila. Sarado ang puso at isip nila kay Jesus, kaya hindi nila na Diyos mismo ang kumikilos sa mga ginagawa niya. Si Jesus ang anak ng Diyos na dapat masunod at hindi siya kailanman magiging sunod-sunuran sa walang kabuluhang kahilingan ng mga nag-aakalang sila ang makapangyarihan. Pagsasagawa. Kung gusto mong tunay na makilala ang Diyos, magsimula ka munang aminin sa Kanya ang iyong mga kahinaan at kukulangan. Kung gusto mo talaga ng maayos at maligayang buhay, hayaan mong gawin sa iyo ng Diyos ang gusto niya para sa iyo.